episode 54 ng Phil Jabnet's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Oli, podcasting for Phil Jabnet, ang official job portal ng Pilipinas. Muna, meron tayong pag-uusapan yung mga skills sa 21st century or 21st century skills para sa trabaho. Pangalawa, ating special series para sa mga gustong maging social media marketer. At pangatlo, syempre, ang ating code for the week. Galing po kay Mr. Frederick Douglas. So bakit nga ba mahalaga ang 21st century skills para sa mga nagtatrabaho sa mga panahon na to? Bakit? Kasi daw, ang trabaho ngayon ay nagbago na. Malaki na ang pinagbago. Ngayon, syempre, gumagamit na tayo ng internet at nakikipag-communicate na tayo gamit ito. So, kailangan din natin na magbago kasabay ng panahon. Hindi lang naman yon, syempre, di ba? Sa haba ng panahon na yan, natuto na rin tayo at nalaman na rin natin na may mga ibang kailangan para sa panahon ngayon. Unang-una, sinasabi ng mga eksperto, kailangan matuto tayo ng skill na critical thinking. Marunong daw dapat tayong lumutas sa mga problema sa ating organisasyon o doon sa team na kinabibilangan natin. At dapat creative din daw tayo para ma-handle yung mga sitwasyon na kakaiba. Kasi katulad nga ng napag-usapan natin, iba na yung mga sitwasyon ngayon. Masyado na siyang mabilis o fast-paced. So kailangan creative din daw tayo. At syempre, dahil gumagamit na nga ng new technology, dapat marunong din tayo makipag-usap o makipag-communicate. Effective communication skills, kailangan din natin yan. At dahil nga rin sa internet o dahil sa mga bagong tools na ginagamit natin, dapat marunong din tayo makipag-collaborate. Hindi lang dahil sa tools yun eh, hindi lang din dahil sa internet yun. Ang 21st century skills, kailangan ng marunong tayong makipagtulungan, makipag-cooperate sa ating mga katrabaho. Ano pa? Ano pa ang kailangan para maging epektibo sa mga panahon ngayon? Dapat bukas ang isip. Curious din daw tayo dapat sa mga bagay-bagay, mga bagong bagay, mga bagong proseso, at kung ano-ano pa. At syempre, meron din daw dapat tayong inisyatibo para gawin yung mga bagay na nararapat kailangan para sa trabaho natin. At syempre, kung nahihirapan tayo minsan sa ginagawa natin, yung tinatawag na porsige, sa English tinatawag na grit, yung pagpuporsige para matapos ang isang proyekto, ang trabaho. At dahil nga bago na ang mundong ginagalawa natin, kailangan marunong din tayong mag-adjust o mag-adapt sa mga pagbabagong ito. At doon naman sa mga merong pangarap na maging leader, meron ka rin daw dapat na leadership skills at social and cultural awareness kung anong mga nangyayari sa paligid natin. So ideally, yun yung mga skills na kailangan. Pwede natin pag-usapan to siguro sa mga susunod pang panahon para malaman natin kung ano-ano yung mga nakapaloob dito para makatulong tayo dun sa mga gustong matutunan to. Konting patalastas po para sa mga hindi pa nakakapag-rehistro sa PhilJobNet. Mag-register na po kayo para mas madali kayo makahanap ng trabaho. That's philjobnet.gov.ph. philjobnet.gov.ph. Ngayon, ito yung second installment natin para doon sa mga taong gustong maging isang social media marketing person. Or, tinatawag din yan na social media manager. Pinag-usapan natin last time kung ano yung mga kailangan para maging social media marketer. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang kaibahan ng social media at ng traditional marketing. Umpisa natin sa traditional marketing. Ang traditional marketing, and again, sa mga eksperto, malaki siya. Malaki. Okay, malaki ang budget din. Malaki ang ginagamit na resources. And yung mga nakikita natin ng mga commercials sa TV, sa print ads, and sa radio, yung traditional marketing. Included na rin doon yung mga posters. So, traditional marketing yun. Ano pa ang traditional marketing?
sarado daw yun. Kumbaga, hindi ka makapag-comment doon. Hindi ka tulad sa social media, may interaction, di ba? So, sarado siya. Although, pang maramihan siya, sarado. Kumbaga, ang inaalala lang niya, yung sarili niya. O, ito kami, papakita namin sa inyo kung ano kami, at take it or leave it. Parang ganun yung attitude. Walang interaction doon sa mga viewers o doon sa mga nakakatanggap ng mensahe. Tungkol daw ito doon sa kumpanya mismo o doon sa tao mismo. Kung siya ay isang public figure na gumagamit ng traditional marketing para makilala siya, tungkol sa kanya to. Kung kumpanya naman, tungkol lang lahat sa kumpanya. Tungkol lang lahat sa kanya. Hindi tungkol doon sa customers niya. Tapos ang ginagamit na language doon ay formal. At merong time frame yon, may schedule yon kung kailan lalabas. Although sa social media, meron ding schedule, may time frame din. No? Isa yun sa mga pagkakapareho nila. So, medyo formal siya. Mas formal siya. Kasi sa social media, pwede ka rin maging formal. Kung ang target audience mo ay mga intelektual, pwede rin. Pero dito, mas formal. Tapos, bago ilabas ang marketing nito o yung mga ads na ginagamit dito, dumadaan to sa mahabang deliberasyon. O may mga meeting na nangyayari, matagal na meeting bago ilabas ang mga information na to. At gumagamit din sila ng kadalasan ng mga artista. TV personality, artista, radio announcers. So malaking ano siya, malaki siyang effort talaga. Yun yung traditional marketing. Ngayon, dumako tayo dun sa social media marketing. Kadalasan, baliktaran nun. Diba? Kung ang traditional marketing ay one-way street, ito two-way street. Pwede kang makipag-usap sa customer mo kasi diba, pag nag-post ka sa social media, pwede silang mag-comment. So, syempre, kung isa kang social media marketer, sasagot ka dun sa mga tanong nila na yon. Makikipag-interact ka sa kanila. So, may interaction sa social media. Meron direct involvement. Yun yata yung pinakamalaking impact ng social media marketing dun sa mga tao. May direct involvement siya. So, hindi katulad nung traditional marketing na sarado o closed, ito bukas. Open. Two-way siya. Pag nag-post sa internet o sa social media, pwede kang maki-interact. Malalaman mo kagad, malalaman kagad ng social media marketer kung effective ba yung sinend out na information o sinend out na ad doon sa platform. Kasi may instant interaction. Pwede mag-like, pwede i-share. So malalaman mo doon pa lang kung effective yung ginagawa mo. Kaya nga, meron tayong conversation doon sa mga nagbabasa o nanonood ng ating mga videos. Kung may videos tayo sa ating page. At isipin natin lagi ito. Hindi na tungkol sa atin, hindi na tungkol sa kumpanya natin, tungkol na sa customer yung mga linalabas na information ng social media marketer. For example, itong produkto na to ay makakatulong sa'yo sa anong paraan. Nakalahat doon yung mga bagay. Hindi lang doon nagpo-focus sa produkto, kundi mayroon pang mga added information. Minsan, hindi na tungkol doon sa produkto eh. Tungkol na lang doon sa tao. Ano ba ang mga problema mo, issues na meron ka? Hindi ka agad pinipitch yung produkto o yung serbisyo. Sinusubukan munang tulungan yung tao o yung customer. Pag natulungan na yun, saka palang darating yung parte na pwede i-offer yung serbisyo. Pero not all the time. Kasi yung mga tao ngayon, mas matalino na sila. Mas alam na nila yung gusto nila. Sa bagay noon pa man, gano'n na. Pero ngayon, mas malaya ang mga tao na magbigay ng opinion. Sila na talaga yung nagko-control ng buhay nila. Kumbaga, nag-feed na lang tayo sa social media ng information na baka magustuhan nila. Pero sila pa rin ang magde-decide in the end kung anong gagawin nila. At kadalasan, makikita mo, yung mga content nang gagaling na sa customer dahil dun sa mga comments nila. Kaya dapat, makikipag-interact ka rin doon. So, yun yung mga kaibahan at maaaring pagkakapareho ng traditional marketing at social media. Sa susunod po na episode, didiscuss pa natin yung mga ibang bagay tungkol sa social media. So, meron pa tayong mga ibang i-discuss.
next time. So hopefully nakakatulong po ito sa inyo para magkaroon kayo ng magandang path towards being a social media marketer. Ngayon, ang ating quote for the week galing po kay Frederick Douglass. Frederick Douglass was an African-American social reformer, abolitionist, orator, writer, and statesman. Ito po ang sabi niya, "If there is no struggle, there is no progress." Kung walang pagpupunyagi, walang pag-unlad. At dyan po nagtatapos ang episode 54 ng Phil Jabnet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Ollie. Hanggang sa susunod po ulit.